At ngayon po, gusto na pong kunin ng ina ni si Melanie. Eh ang tanong natin, ito ba ay namulat o nawakwak itong si Melanie? Tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mo yan tatanggapin sa kanila? Sapagkat hindi naman nagpukulang ang kalingap eh. Hindi naman sa pinaglagamot na ibalik sa inyo. Kung hindi iniisip natin ng kalingap, yung pang matagalan na solusyon. Pang matagalan na solusyon na hindi basta-basta iiwan si Rhea. Man isipin na sa mga susunod na vlogs ng Kalingap ay di na natin masisilayan si Reyna. Dahil ang kanyang ina ay naisa siyang kunin. Sa kabila ng pag-aaruga, pagmamahal ng Team Kalingap at ni Ate Roda, at sa sana'y magandang kinabukasan na nagaantay sa dalagang si Reyna, ano ang dahilan ng biglang pagguha sa kanya? Personal bang rason ng ina o nawakwak ng iba? Binabanggit ko po sa aking live to encourage Melanie na alagaan niya yung kanyang anak. Anak niya kasi yan. Walang ibang mag-aalaga sa anak, kundi unang-una po ay yung magulang. Kung hindi yung ama, yung ina. Kung ang ama po ay wala na at ang ina po ay wala na rin, ang mag-aalaga po ay yung mga malalapit na kamag-anakan. Ganun dapat. Hindi yung ibang tao. Hindi yung ibang taong mag-aalaga doon sa bata. Kay Rhea po ay, ano ito po, no? Special cases ito. Special case. Kasi ito po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. At ginagamot ng Team Kalingap through the official sa kanyang pag-aalaga. At sa ngayon po ay nakita po natin na unti-unti na pong gumagaling. Ito pong si Princess Rhea po natin. Napansin niyo po na maging sa radio program natin, kaya ko siya ini-expose doon para maging sa daan para hindi siya mahiya at talagang matuto na siya. No? Paano sumagot sa mga tanong through our program. Napansin natin na talagang malaki po ang kanyang pagbabago. Di tulad dati, kung balikan mo yung mga dating video ni Kalinga Prab, ay talagang ano po talaga. Grabe yung improvement ngayon bilang isang Princess Rhea. At ngayon po, gusto na pong kunin ng ina ni si Melanie. Kaya ang tanong natin, ito ba ay namulat o nawakwak itong si Melanie? May mga nagsagot. Marami. Na nawakwak daw po. Ibig sabihin, mayroong sumulot, may gumapang kay Melanie. At nagsulsol. Melanie, yung anak mo si Rhea, kunin mo na. Kasi matagal na sa Kalingap yon. Dapat ikaw mag-alaga. Kami nang bahala sa iyo. Gastusin, pagkain, at may allowance ka pa sa akin. Sa aming grupo. Inang nawakwak ha. In-explain ko lang po sa inyo para mas malinaw. Di ba, sister? Melanie, ito, meron kang 20,000 a month. Kaming bahala sa'yo. Yung anak mo doon, si Rhea, kunin mo na. Kunin natin. Ano kaya ang nangyari? Bakit all of a sudden ay gusto nang bawiin o kunin ni Ate Melanie ang kanyang anak na si Rhea? But don't get me wrong, sapagkat karapatan ni Ate Melanie na kunin ang kanyang anak dahil siya ang legitimate na ina ni Rhea.
na dapat kahit naman nung una pa lang ang siyang talagang nag-aalaga. Pero dahil sa ilang kadahilanan na alam nyo din naman, fast forward, eto na nga po, no? Marami ng bagay ang nangyari kay Reyna. Mula sa pagbangon niya sa kanyang karamdaman, hanggang sa unti-unti-unti siyang nagiging okay. Hanggang sa unti-unti-unti din naman na bumabalik ang kanyang karamdaman dahil sa pagbabalik din naman ng iba na pabalik-balik na gusto siyang kunin para daw alagaan na lang. At dahil dyan, hindi naman si Ate Melanie ang nagsasabi na kunin si Reyna, ay hindi binibigay ng kalingap itong si Reyna kahit pa dun sa kanyang lolo na si Lolo Nestor o si Tatay Nestor, at ganun din naman kay Tito, no, na mukhang member ng Backstreet Boys, ay hindi binibigay. Kasi nga, hanggat walang sinasabi, si Nanay Melanie ay hindi ibibigay ng kalingap. Subalit, eto na nga po tayo ngayon. Talaga bang matutuluyan na na mabawi si Reyna? Dahil sa pagkakataon na ito, si Ate Melanie na mismo ang nagsasalita at nagsasabi na kukunin niya na si Reyna. Anong kadahilanan? Marahil napanood nyo na rin sa ating mga kasamang reactor na ito daw ay nawakwak, nakakaibang nila lang na mahaba ang dila, malalaki ang mata at makakapal ang muka. Ganon ang wakwak. Naipaliwanag na rin ni Kuya Pal sa kanyang live kung ano ang definition talaga ng wakwak. Ngayon, sino sa mga ito ang nakakausap ni Ate Melanie kung bakit nagdesisyon na kunin niya ang kanyang anak na si Reyna? Again, ulitin po natin, kung talagang pag-aalaga at pagkuha ng responsibilidad, no, pagganap sa kanyang responsibilidad bilang ina para kay Reyna, itong si Ate Melanie, ang kanyang pinaka-purpose kung bakit gusto niyang kunin na sa kalingap itong si Reyna, wala po tayong problema dyan. Mas gugustuhin pa nga natin. Pero ang katanungan dito, bakit ngayon lang? Akala ba namin ay hindi mo pa kaya? Ibig sabihin ngayon, kaya mo na? O nahimasmasan ka na? O nasulsulan ka na? O nasuhulan ka na? Sabi nga ni Baby Boppy. Ngayon, alin doon? Alin doon ang totoo? Ganito ba yun na para bang isang umaga nagising ka sa iyong mahimbing na pagkakatulog at nagising ka, nasan si Reyna? Kailangan ko na siyang alagaan. Kaya ko pala. Kaya mo na? Ibig sabihin ngayon, may kakayanan ka ng gumastos, magpaaral. At kapag sinumpong uli si Reyna, ay kaya nyo nang ipagamot. May pera ka na. Ate Melanie, kaya mo na. O baka naman may tumutulong sa'yo. Balita namin, meron naman talaga nagpapadala sa inyo. Wala naman tayong problema doon . Kung gusto nila talagang tulungan si Reyna na padala ng pera na panggastos o para sa pag-aaral o kung ano man na gusto nilang tulungan si Reyna para tuluyan ng gumaling, paano ang katanungin dito? Paano kapag hindi gumaling? Kunyari, nasa inyo na. No? Aminin na natin, syempre, obvious naman na mayroong sumusuporta, kaya nga, kinukuha nyo na si Reyna. It's not about the, na in reality na napag-isip-isip mo na kailangan mo ng kulin si Reyna at ikaw na mag-aalaga. Hindi ganun yun. Kapag sinabi mong aalagaan mo, lahat ng pangangailangan ni Reyna ay ipagkakaloob mo. Ibibigay mo as much as possible. As much as you can. Pero alam natin, hindi naman sa minamaliit natin ang iyong katayuan natin, Melanie. Alam natin na kaya naman gusto mo nang baluin si Reyna ay dahil mayroon ka rin kahit papano mga nakakausap na tao na tutulong sa inyo. Hindi ba? Ang tanong dito, hanggang kailan? Paano kapag wala nang tumutulong? Ano? Babalik nyo na si Reyna? Nasasabihin nyo, Kuya Bal, sorry po. Hindi na pag-isip-isip po namin, nagkamali po kami dahil nahintutuloy na pag-aaral si Reyna, hindi tuloy-tuloy yung gumaling dahil binawi namin. Hindi ko naman alam po na yung mga sponsor ay maubusan ng pera. Kung hindi man, ipapablog namin si Reyna para magkaroon ng views at kumita ulit at para itulong kay Reyna. Ganon? Di ganon lang din ang nangyari. Ganon din naman pala . Yung isusuporta nila kay Reyna ay manggagaling saan? Sa pagkukontent. Paano kung hindi na sila magbigay? Hanggang kailan? Di kawawa naman si Reyna. Back to zero na naman si Reyna. At kapag back to zero na naman si Reyna, back to kalingap na naman si Reyna. Ganon ba yun? Kawawa naman yung bata. Ate Melanie, hindi sa hinahamak natin ang kakayanan mo bilang isang ina na dapat talaga naman ikaw ang nag-aalaga. Pero ang titignan natin dito, hindi yung sa pangkasalukuyan na maraming nag-aalok sa'yo na ganito, hindi ka namin papabayaan, susuportahan ka namin, no? Para kay Reyna, ipapagamot natin si Reyna, pag-aaralin.
and so on and so forth. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mo yan tatanggapin sa kanila? Sapagkat hindi naman nagkukulang ang kalinap eh. Hindi naman sa pinagdadamot na ibalik sa inyo. Kung hindi iniisip natin ng kalinap, yung pang matagalan na solusyon. Pang matagalan na solusyon na hindi basta-basta iiwan si Reyna. Na ito ay matutulungan hanggang siya ay unti-unti tuluyang gumaling at makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng normal na buhay. Ang plano ngayon dito, Ate Melanie, ganun din ba ang plano mo sa buhay ni Reyna? Na kahit anong mangyari, itataguyod niyo si Reyna at ipaglalaban? Ganun din ba ang purpose, no, ang layunin ng mga taong gustong kunin si Reyna, na nag-udyok sa'yo para kunin si Reyna sa kalinga? Kung ganun at kaya nilang panindigan lahat yan ng mga taong gustong tumulong sa inyo, no, na nakakausap nyo, bagamat hindi sila madalas nakatungtong sa lupa sapagkat sila ay lumulutan dahil mga wakwak nga eh. Hindi ba? Aba, kung yun ang kanilang purpose, eh di wow. Eh paano kung hindi? Kawawa naman si Reyna. Kaya, Ate Melanie, pakaisipin mong mabuti sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ngayon lang, kung hindi sa mga susunod pang araw ng buhay ni Reyna.